Isang Bahay! It's me, Ira, your munting kasinera! Panibagong kusina adventures na naman ang hatid namin sa inyo dito lang yan sa Cook It Right with Ira. Isang overloaded dish ang hatid namin sa inyo ang ituturo sa atin ng ating chef for today. He is a culinary instructor at Arellano University and one of the members of the Culinary Arts Chef Tag Philippines. Chef Nolly J. Ope! Good morning, yes, po, Chef! Good morning, Miss Ira. So, as of today, we're going to make a pancit bagnet overload na bagay po, no? Sa mga nagsa-celebrate po ng birthday and other important events. Overloaded po ito, Chef. Ano po bang pinagkaiba nito sa mga regular po na pancit po natin? Yes, ayan. Thank you for asking. Sa ngayon po, no, automatically, yung ating pong pancit bagnet overload, no, ay may pinagsama pong pancit canton at bihon gisado. And another thing po, okay, yung nagpapakrispy po sa kanya, ay yung ating pong special bagnet. Wow! Ito po ba yung may secret recipe? Actually, double frying lang naman po yan. Pinaka-secret technique po yan. At the same time is yung ating pong soup base. Chef, ano po ba ang ating ingredients para po sa ating pancit bagnet overload? So, ngayon po, gagamit po tayo, no, ng ating cooking oil po. About 3 to 4 tablespoons. So, meron din po 1 tablespoon ng soy sauce. 30 grams oyster sauce. Then, broth cubes, 1 piece lang. And then black pepper, 1 pinch. So meron din po tayong brown sugar, 1/2 tablespoon para magbalance po yung lasa. 6 cloves of garlic, so nakachop na po siya. Pancit canton, this one po is 150 grams. Cabbage po, 300 grams. Bagu beans, 150 grams. Then liquid seasoning, 1/2 tablespoon lang po ang gagamitin. Chopped onions, 1 piece medium size lang. Pancit bihon, 130 grams. Carrots, 100 grams. Bell pepper, 1 piece lang po siya. And of course, yung pinaka-toppings po natin, chicken liver, kikyam, and also squid balls. And lastly, ang pinaka-star of the day po would be the bagnet, 200 grams. Ang unahin po muna natin ay ating 1 tablespoon na cooking oil. Ayun po. Mag-stir fry po muna tayo. So for the meantime, standby lang po muna siya kasi po lulutuin pa po natin yung ibang ingredients po. So dito po gagawa na po tayo ng ating soup base. So, ganito po yung usually na ginagawa po sa mga restaurant. So, inuuna po muna nila, no, na ilagay sa bottom part yung pancit. And then, tupalo po yung vegetable. And then, lastly po yung ating other toppings. No? Chef, ready na akong kumain. Okay na po. Sige, ito na po. Titikman na natin ang ating pancit bagnet overload. Ito mo ng pancit. Uy! Sakto lang din po yung lasa niya, Chef, no? Okay po.
Yan. Galing. Well balanced po tayo, so gumamit po tayo ng mga seasoning and also sugar yung pang-balance natin. Oo nga, kahit nga nilagyan niyo po ng sugar, di naman po siya ganun na, oo, parang distinct yung naging flavor. Yes. Kumbaga naging balance lang po, no? Gusto ko i-try ito ng ganito, yung bagnet. Ay, naku po, kasi gusto kainit talaga yung bagnet eh. Pero syempre, iba pa rin po yung lasa kapag bagong luto talaga. Bagong luto. Na. Pero okay lang, chef, masarap pa rin ito. Kumusta po? Naharap din po siya, chef. Yeah. At dahil for sharing nga po itong pancit, overload na ito, chef. Dahil sharing is caring, pakishare naman po sa ating mga kasangbahay kung saan po nila pwedeng matikman ito. Yes po. You can visit our FB page at E3, Andy Rice po. So we're located po at number 30 Ivory Street, corner Rainbow Street, SSS Village, Concepcion 2, Marikina City. Chef, baka meron po kayong gustong batiin. Yes po. Ayan, binabati ko po yung wife ko, si Gian Gison, and also my 3 kids. Zion Nicolay Ope, so Zion Nairobi, and also Zion Naikisha. Ayan. And also, dun po sa aking mga co-faculty sa Arellano University. And of course, Chef Tab Philippines, founder po namin would be Chef Vicente Libay, kila Chef Beda po, Chef Karen BOD, and the rest of Board of Trustees. Thank you so much. Thank you so much po, Chef Noli. Once again, Chef Noli J. Ope. See you next time, mga kasangbahay, para sa ating mga kusina adventures. And don't forget to cook with love and cook it right!